Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr., guests, ladies and gentlemen, thank you for honoring us with your presence. Today, we reinforce our support for Marcos administration in ensuring a food-secure Philippines. Alam niyo mga kamabayan, kaya ako ho pinus-itayo itong integrated poultry night dahil sa tawag ng mahal nating Pangulo, nung siya ay tumatakbo palang presidente, ito na po ang kaniyang mga plano. Sabi niya, hindi tayo dapat manatiling mag-i-import ng baka, maboy, manok, at isda. Ramon, tumulong ka. At sampu ng mga ibang businessman, tawagin natin lahat, magtulong-tulong to produce and make our food security happen. Ito po, mahal na Pangulo, nangyari na po. At nakita mo, na-witness mo mismo, itawag mo na nagawa na natin to. 12 facilities na ganito po ito all over the Philippines. Number one po niyan, nasa Pangasinan, Pasurubio season. Yung pangalawa, nasa Bataan, Locanin. Yung pangatlo po, nasa Sariyaya, Quezon. Yung pang-apat po, sa Pasakaw, Camsur. Panglima po, nasa Iloilo, Liganes. Pang-anim po, Tuburan, Cebu. Pang-pito po, Negros Occidental. Pang-walo po, ay Pagadian, Mindanao. Pang-siyam po, Sambuanga. Pang-sampu po, Davao, Gihing. Pang-11 po, ay Cagayan de Oro. Pang-12 po, nag-iisip-isip ako sana sa Maguindanao. Bakit doon? Kasi po, sana po mabigyan din natin sila ng food secure at at the same time makakreate tayo ng trabaho at economy doon. Mahal na Pangulo, ito pong tawag nyo, nagawa na po namin and we will make sure that we will continuously develop and make more meaningful project to help create job and minimize the reliance on imported food. Eh lahat po kasi ngayon halos import na natin, yung mga kababayan natin hindi na masyadong gusto maging farmers eh. Pero I think with your program of making sure that we give the farmers a support and making sure that local products will be supported, eh, I'm sure more and more people like us will get into agriculture business and produce more. In fact, kung papayagan niyo po ako, makapag-list po sana ako ng lupa or joint venture with the government, NCIP, National Commission on Indigenous People sa Mindanao. Ah, napakarami po natin lupa roon. Pwede po namin taniman yan ng palm oil or bigas, rice or corn or anything. Kung susuportan ako ng Department of Agriculture, ding panganiban, eh sigurado mas marami tayong may tatayo. Pero ang utos sa akin ng presidente, nung siya ay tumatakbo pa lang, Ramon, huwag mo gagawin niya na puro sa Miguel. Isipin mo, ipartner mo lagi ang local farmers. Mahal na Pangulo, ito pong lugar na ito, ang kapartner ko po dito, Farmers Cooperative po. Tumayo kayo dito pare, kung makita niyo, Jun Mendoza, Elmo Humawat, ito pong grupong to, 900 families po to. Ito yung kapartner natin dito sa Davao. Kaya hindi ho natin ginagawa to na tayo lang. Sinososyo natin yung local community para sa ganon, eh everybody's happy. Kasi po, ayaw na ayaw ko pumunta sa isang lugar para sabihin, nagpayaman lang tayo to, nagtayo tayo ng malaking negosyo, at sinira natin yung mga malilita sari-sari store o malilita backyard poultry or piggery. Hindi ho natin gagawin yon dahil yun ang vision ng ating mahal na Pangulo. Lagi niya ako pinagsasabihan nun eh. Huwag ka naman magpalaki ng negosyo. Kailangan isipin mo yung taong bayan. Ito na po yun, mahal na Pangulo. Salamat po.